Tanghali na, hindi ka pa rin namamalengke. Pasigaw na tanong ng among si Rita. Opo ma'am, aalis na po ako. Tatapusin ko lang po itong niluluto ko. Sagot ng dalagitang kasambahay. Paano ba naman siya makakapunta sa pamilihan? Eh hindi pa siya tapos magluto ng agahan ng mga amo niya. Ang sarap nga ng buhay ng mag-iinang Rita, Josephine at Gera. Pagkagising ay uupo na lang sa hapag para kumain. Samantalang si Bella ay hindi pa nakakahigop man lang ng kape ay pinagsisilbihan na ang mga ito. Pagkatapos na ihanda ang pagkain ng mga amo ay nagmamadali niyang kinuha ang bayong at dali-dali nang lumabas ng bahay para mamili. Pero may pahabol pa ang mag-iina. Hoy, pakibilisan mo ha. Kailangan bago mag-alas 9 ay narito ka na. Marami ka pang gagawin dito sa bahay. Matapos mong magluto ng tanghalian ay maglalaba at mamamlansya ka pa. Paalala pa sa kanya ni Rita. Bella, mamaya ilinisan mo rin ako ng kuko ko ha. Dapat bago maghapon ay tapos ka na sa mga gawain mo. Wika naman ng panganay na anak ng amo na si Josephine. Ako rin, mamaya magpapahilot ako sa'yo. Sabad pa ng kapatid nitong si Gera. Wala namang magagawa si Bella, kundi ang sundin ng utos ng mga ito. Isa lang siyang hamak na muchacha na utusan ng mga amo niya. Ulilang lubos na siya at namasukan sa mag-iina para makaipon ng pangmatrikula niya. Gusto niya kasing bumalik sa pag-aaral kaya nagtitiis siya sa lahat ng pagpapahirap na ginagawa sa kanya ng mga ito. Kung tutuusin, sa dami ng ginagawa niya ay kulang na kulang ang ipinapasahod sa kanya ng amo, pero tanggap pa rin niya iyon. Kaya naman, wala siyang pinagkakakitaan. Paano na ang pangarap niya kung hindi siya magsasakripisyo? Habang naglalakad papunta sa palengke, ay panayang tingin niya sa kanyang wristwatch. Binabantayan niya ang oras dahil ayaw niyang lumagpas sa itinakdang oras ng amo. Kailangan na makabalik siya agad upang hindi siya mapagalitan. Mabuti at kaunti lang ang nakasulat dito sa papel para makauwi agad ako. Sambit pa niya sa isip. Ngunit may boses na tumawag sa kanya kaya agad siyang napalingon. Nakita niya ang isang matandang babae na panayang tingin sa sementadong daan na parang may hinahanap. Ineng, ineng, maaari bang humingi ng tulong? Nalaglag kasi yung kapares ng hikaw ko eh. Importante sa akin ang hikaw na yun. May sentimental value. Medyo malabo na rin kasi ang mga mata ko. Wika ng ali. Taku lola, pasensya na po at nagmamadali po kasi ako. Sagot niya. Parang awa mo na ining. Kahit ilang minuto lang. Alam ko kasi dito lang yung nahulog eh. Nakikiusap ako. Pagmamakaawa ng kausap. Bilang malambot ang puso ni Bella sa mga may edad, ay tinulungan niya ang matanda sa paghahanap sa nawawala nitong hikaw. Saan po ba nahulog? Tanong niya. Dito lang yun eh. Dapat nating mahanap yun, Neng. Tugo ng matanda. Maya-maya ay may napansin si Bella na may kung anong maliit na bagay na nasa gilid ng kalsada. Nang pulutin niya, ay napangiti siya dahil iyon siguro ang hikaw na hinahanap ng matanda. Pero nang pagmasdan niya itong mabuti, ay wala namang ka-espesyal-espesyal sa hikaw na iyon. Di hindi naman mukhang mahal. Sa isip nga niya ay peke iyon. Iniabot niya sa ali ang hikaw. Ayan nga ang hikaw ko. Nakita mo. Maraming salamat, Ining. Tuwang-tuwang sabi ng matanda. Di na iwasang magtanong ni Bella. Iyan po ba yung sinasabi niyong hikaw na may sentimental value? Tumango ang kausap. Oo, Ining. Ang hikaw na ito at ang kaparehas nito na nasa aking tenga ay niregalo pa sa akin ng yumaahong ama. Tugo ng matanda. Maya-maya ay napasigaw si Bella nang makita niya ang oras sa kanyang wristwatch. Alas 9 na ng umaga. Diyos ko, paano ba yan? Mapapagalitan na ako ng mga amo ko. Nag-aalala niyang sabi. Ilang minuto rin kasi silang naghanap sa daan. Naku, sorry Ining. May pupuntahan ka nga pala. Saan ba ang tungo mo? Tanong ng matanda. Sa palengke po, inutusan po ako ng amo ko na mamili. Kaso, dapat po ay hindi ako lalagpas sa alas 9. Marami pa po kasi akong gagawin sa bahay. Sagot niya.
Dahil tinulungan mo ko, ay sasamahan kitang mamalengke. At sasamahan din kita sa inyo para kausapin ang amo mo kung bakit ka nahuli ng uwi. Sabi ng matanda sa kanya na nagpakilalang si Lola Paleng. Bilang ganti, ay ito pa ang nagbayad ng mga pinamili niya sa palengke. Tinupad din ito ang sinabi na sasamahan siya sa bahay ng amo para magpaliwanag kung bakit nahuli siya ng pag-uwi. Pagbalik niya, ay sinalubong siya ng mura ng mga amo. Ano ba, Bella? Leche ka? Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Galit na sabi ng among si Rita. Gaga ka? Sabi ni Mama ay maaga kang umuwi. Ano't naglakwatsa ka pa yata? Gigil na sabi naman ni Josephine. Lagot ka kay Mama ngayon. Hindi ka na naman kakain hanggang hapunan. Wika naman ni Gera. Halos mangiyak-ngiyak na si Bella sa ibinungad sa kanya ng tatlong bruha. Ano po kasi? Nauutal na sabi ng kasambahay. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. Sila ba ang mga amo mo, Ineng? Mga walang respeto sa kapwa? Tanong ni Lola Paleng. Mas lalong nang galaiti si Rita. Sino naman itong hukluba na ito? Hoy tanda, huwag kang mangingialam dito. Hindi na natiis ng matanda ang sitwasyon na iyon ni Bella kaya... Oh, heto ang kapares ng aking hikaw na hinanap ng mabait niyong kasambahay. Sa inyo na yan. Mula ngayon, ay hindi na ninyo maaapi pa ang dalagitang ito dahil aalis na siya sa poder niyo. Sa akin na siya titira. Sambit ng matanda na iniabot kay Rita ang isa nitong hikaw. Sa sinabi nito ay nagtawanan ang mag-iina. Aba, at nakahanap pala ng tagapagtanggol ang belang ito. Hoy tanda, hindi ko kailangan itong peke mong hikaw. Kung gusto mo'y bayaran mo ako at ibibigay ko sa iyo ang walang kwentang kasambahay na yan. Wika ni Rita. Malaki ang magiging pakinabang niyo sa hikaw na yan. Kung gusto niyo ay ibenta niyo na para malaman niyo. Sagot ng matanda. Bueno, sige. Tutal, wala namang pakinabang ang bela na yan. Palamunin lang yan at pasahod ko. Makakatipid na ako kapag nawala yan sa amin. Maaari mo na siyang isama, pero babalikan kita kapag niloko mo ako. Pagbabanta ni Rita. Isinama na nga ni Lola Paleng sa bahay niya si Bella. Di makapaniwala ang dalagita nang makarating doon. Mansyon pala ang tirahan ng matanda at napag-alaman niya na si Lola Paleng ay isa palang donya. Mayamang negosyante ang matanda na hindi niya napagkamalang mapera dahil simple lang ang kasuotan nito. Samantala, nabalitaan na lamang nila na parang tumama sa loto ang mag-iinang Rita, Josephine at Gera dahil ang ibinentang hikaw ay isa palang antigo at nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Bale 1,000,000 din ang halaga ng kapares nito. Lola, totoo po palang mahal ang ibinigay niyong hikaw sa dati kong amo. Ang akala ko po ay peke iyon. Tunay na antigo pala. Pero hindi po ba kayo nang ihinayang na ipinamigay niyo yun sa kanila? Malaki pong halaga yun. At sabi niyo ay mahalaga rin iyon sa inyo. Tanong ni Bella sa matanda. Hindi ako nang ihinayang dahil nasa akin pa naman ang kapares na yun eh. At isa pa, dahil doon ay masaya ako dahil may makakasama na ako rito sa bahay. Hindi na ako mag-iisa. Wala na kasi akong ibang pamilya. Hindi ako nakapag-asawa at nagkaanak. Kaya mula ngayon ay ikaw na ang anak ko. Ituring mo na ako na parang tunay mong ina, Ineng. Mas mahalaga sa akin ang makakatuwang ko sa buhay kaysa sa anumang kayamanan at material na bagay. Tugon ni Lola Paleng. Napaluha si Bella sa tinuran ng matanda. Labis ang pasasalamat niya sa ginawa nitong pagtulong at pagkupkup sa kanya na itinuring pa siyang anak. Pinag-aral siya ng matanda hanggang sa nakapagtapos siya ng kolehiyo. Nang pumanaw ito, ay sa kanya ipinamana ang pera nito sa bangko at ang mga ari-arian, habang buhay niyang tatanawin ang kabutihan nito sa kanya. Sa simpleng pagtulong ay hindi niya inasahan ang malaking balik na mas ikinaganda pa ng kanyang buhay. Ang swerte ay kusa talagang dumarating sa mga taong karapat-dapat na pagbigyan nito.